Sige. Ay, tayo. Ito, ayan, ano, na nahalukay ko dun sa aking, ano, sa aking devotion. Sabi ko, share ko nga ito. Matthew 5:2-5, natalaki na natin ito sa devotion natin eh, early morning devotion. Kaya lang ito ay share ko sa inyo itong sinulat ko doon sa akin devotion. Actually, nakuha ko ito sa isang devotion din. Ang totoong devotion, ang totoong beatitudes, ano, ang totoong beatitudes ay nasa Matthew 5:2 hanggang sa mga sumusunod yan eh. Kaya, halos poong chapter 5 na hanggang chapter 6 ay Beatitudes. Ang tawag ano, makikita niyo po doon sa taas doon ay nakasulat doon, Beatitudes. And, pero yung mamaya pag-aaralan natin ano ay, kaya yung title natin ay Satan's Beatitude. Ang basahin natin yung part ng totoong Beatitudes ano, tapos kubulay-bulayan natin yung reverse ng Beatitudes na ito. Verse 2 hanggang 5, and he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, pagpalain po ng Panginoong Diyos ang mga talata na ito. Ano? Bigyan niya po tayo ng wisdom, ano? I-share ko itong sa kanya, sabi, alam mo, ito ang realidad ng church minsan, no? Na yung blessedness na binabanggit ng Panginoong Diyos, di naman talaga nakikita ano sa buhay ng mga mananampalataya, buhay ng iglesia, ano? Salip, ano, yung kabaligtaran ang nakikita, no? So sabi po nung author nitong itong devotional na ito, ano, ito naman daw yung blessedness. Blessedness. Hindi dapat blessing ang ano eh. Pag ang Diyos ang nagsalita nito, woo! Ano, ang mababasa natin sa umpisa ng salita nito, woo! Ano, kahabag-habag, sasabihin ng Panginoong Diyos. Pero dahil si Satanas ang nagsasalita nito, ano, ay blessed, ano, para sa Diablo. Ano. Tignan po natin, ano, kung may mapapaalalahan ng tayo ng Panginoong Diyos, baka ganito tayo nag-uugali, baka ganito tayo nagkikilos, ano, sa halip na pagpapala tayo sa Diyos, oh, na pagpapala tayo ng Diyos at pagpapala tayo sa kanyang iglesia, eh sa Diablo tayo blessing, ano? At yung blessing ng Diablo, yung blessedness ng Diablo, yun ang nararanasan natin. Ito ay ano, ito ay pagpagising ng ating ano, ng ating wisdom. Mapag-isip tayo, ano? Yun yung aking intention. I pray, no, na mapaalalahan na tayo. Baka ganito na tayo, din natin napapansin. Now, so, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano? 12 na beatitudes ng Diablo. Now, number 1, sabi po nung author ng naggawa nito, ano? Blessed are those who are tired, who are too tired. Now, blessed are those who are too tired. Ang nagsasalita nito, ah, itong beatitudes, ang nagsasalita nito, ang Panginoong Sus, ano? Itong beatitudes ni Satan, ano? Sinulat po nung author ay, ang nagsasalita, si Satanas, ano? Sabi ni Satanas, blessed are those who are too tired, too busy, too distracted to spend an hour once a week with their fellow Christians. They are my best workers. Ulit. Blessed are those who are too tired, too busy, too distracted to spend an hour once a week with their fellow Christians. They are my best workers. Sino tinutukoy dito? Satanas, ano? Na mga blessed daw para sa kanya. Ito daw yung mga Kristiyano, ano, na sobrang pagod na, sobrang busy, ano, sobrang madaming ginagawa, ano, para makapag-spend man lamang ng isang oras sa isang linggo, no? Anong araw yun? No? Yung Sunday, no? Yung masyado siyang busy para dumalo ng gawain, masyado siyang pagod para dumalo ng pagsamba, no? At masyado siyang maraming ginagawa
para makapag-Google man lamang ng isang oras man lang ano sa simbahan, at para mapalakas niya, ma-encourage niya ang kanyang kapwa mananampalataya, no. Sabi ni Satanas, they are my best workers. Hindi ako 'yon, no. Sabi niya ganoon. Hindi ako 'yon. Pangalawa, blessed are those Christians who wait to be asked and expect to be thanked. I can use them. Blessed are those Christians who wait to be asked and expect to be thanked. I can use them. Sabi ni Satanas, again, pinagpala itong mga Kristiyano, ano na, hinihintay nila na na hingian sila ng tulong, ano, bago sila kumilos sa simbahan, ay kinakailangan mo silang sabihan, kinakailangan mo silang kausapin, kinakailangan mong hingiin yung tulong nila. Tapos pag tumulong pa sila, ni-expect nila lagi, dapat pasasalamatan sila, dapat pupurihin sila, dapat papansinin yung ginawa nila. Sabi ni Satanas, magagamit ko itong mga gantong Kristiyano. No? Kaya kulabas ko talaga. Magpapaalala talaga to sa amin. Eh, no? una sabi ni Satanas, sabi niya, pinagpala daw mga Kristiyano na masyadong pagod, masyadong busy, masyadong maraming ginagawa, ano, masyadong distracted, ano, para makapagbigay man lang ng isang oras sa kanyang mga kapatid na mananampalataya, ano, na makipag-fellowship sa kanyang mga kapwa mananampalataya, ano. Sabi ni Satanas, ito yung aking mga best workers, no? Ito yung mga malakas maka-encourage, ano, na maging pagod din at maging busy din, no? Sabi ganun ni Satanas. Pangalawa, blessed daw yung mga Kristiyano, ano, na naghihintay, ano, na sabihan, encourage, walang pusa, ano, at pagkatapos pag gumawa pa daw itong mga Kristiyano na ito, ano, sabi ni Satanas, ay nag-i-expect pa ito ng pasasalamat, nag-i-expect pa ito na pupurihin at papansinin, no? Pag ito'y gumawa, at pag ito'y kumilos sa church, at hindi mo napansin, at hindi mo napasalamatan, ako, maghahalo ang balat sa tinalupan. No? Sabi ni Satanas, magagamit ko itong mga gantong klaseng Kristiyano. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Ano? Yung katabi kong picture. Pangatlo, sabi ni Satanas na pinagpala daw niya, mga pinagpala ni Satanas, ano? Blessed are the touchy. Ano yung mga touchy, ano? Yung medyo masagi mo lang, ano, nasasaktan. No? Blessed are the touchy. With a bit of luck, they may stop going to church. They are my missionaries. Pinagpala daw itong mga, ano, mga balat sibuyas na Kristiyano. Sabi niya, pinagpala itong mga balat sibuyas na Kristiyano. Kasi, mga madali itong matsambahan, ano, titigil itong magsimba. Sabi niya na, with a bit of luck, ano, matsambahan lang to ng ayaw niya na marinig. Matsambahan lang to ng medyo nasagi siya ng konti, ano, titigil itong magsimba, ano, matitisod to, ano. Ito daw sabi ni Satanas, ito daw mga pinagpala niya na Kristiyano, no? No, mga pinagpala ito, kaya lang hindi ang Diyos ang nagpapala sa mga to, no? Sabi ni Satanas, salamat sa mga gantong klaseng Kristiyano, no, na masagi lang, no? Maano lang ng konti, no? Papalarin na ako na mapatigil ito sa pagsisimba, mapatigil ito sa pagdalo sa gawain ng Panginoong Diyos. No, amen. No. I'm having fun with this. Blessed are the touchy, ano, pangatlo pala tayo. Blessed are the touchy, with a bit of luck they may stop going to church. They are my missionaries, sabi ganun ni Satanas. Ito daw mga missionary daw niya. Ano, alam niyo kasi, alam niyo itong mga gantong klaseng Kristiyano, ano?
nagsisyerto. No? Nagsisyerto, no? Pagka na, nakatagpo ito ng mga kapatiran niya, no? Sabi niya, kamusta ka na? Ano? Oh, bakit hindi? Pag kinumusta siya, ba't di ka na nagsisimba? Ba't ikaw nagsisimba ka pa ba? Ako, ano mo, nagsimba ako doon sa beses eh. Ako, mga ano doon. Pagpasok na pasok ko, hindi ako pinansin. No? Wala na pumansin sa akin doon. No? Nung galang ako nagsimba, wala na pumansin sa akin. Tapos, nako yung sermon. Ano? Ako yung pinaparinggan. No? No? Tapos sisira niya to. Nako, kung ako sa'yo, nako, hindi na lang magsisimba. Ano? Magmimisyon to. Ano? Pag-ano siya, mag-i-encourage din siya ng iba na huwag nang magsimba, no? Ay, i-encourage siya. At ito pa naman magagaling makapag-encourage. No? Eh. So, tingnan yung ating mga picture. No? Tingnan yung mga picture. Hindi sila yon. Ikaw yon. Sana hindi. Ano, kapatid? tatlo pa lang tayo, ano, sabi ng isang pastor sa bato-bato daw sa langit, ano, ang tunay na Kristiyano umilag. Pang-apat, no, kapatid, pang-apat na pinagpala ni Satanas, no, mga pinagpala ni Satanas, ano, sa yung tatlo pa lang, ano, yung pagod masyado, masyadong busy, masyadong distracted, no, para mag-Google lang isang oras man lamang, no, ang katwiran niya agad niya, di naman talaga isang oras yan, anong oras na inaabot doon, no, anong Kristiyano, no, itong mga Kristiyano na hinihintay, ano, bakit ang tagal-tagal mo na sa church, wala kang ministry, ano, eh, di naman ako kinakausap, di naman ako nilalapitan kung anong gagawin ko sa simbahan, eh, hintay lang ako. Mga ganong klase ng Kristiyano. No. Pangatlo, blessed are the touchy. Ito daw mga maninipis na Kristiyano. No. Pinagpala daw ito ni Satanas, ano, na mga maninipis na Kristiyano. No. Huwag lang madaprisan, masagi, ay magmimisyon na ito. Magmimisyon. Pang-apat na pinagpala, ano, ng pinagpala daw ni Satanas, ano, blessed are the troublemakers. Blessed are the troublemakers. They shall be called my children. Sabi ni Satanas, ha? Hindi ang Diyos nang sabi nito. Sabi ni Satanas, blessed are the troublemakers. They shall be called my children. Pinagpala daw yung sa simbahan, yung nagpapasimula lagi ng gulo. No? Nakakahanap siya lagi ng paraan na mapagpasimula ng gulo. Pagpasimula ng di pagkakasunduan sa simbahan, no? No, lalo na kung mga board members, ano, mga officers, no? Pag nag-meeting ay nagkakagulo ng meeting dahil sa kanya, no? Magaling siyang mag-brought up ng mga issues, no? At yung maliit na issue nagagawa niyang malaki, napapalaki niya mga issue, no? Oh, so sabi ni Satanas, mga anak ko 'yan. Mga anak ko daw yung mga ganong klaseng Kristiyano. Ano, kapatid? Bantayan. Ano, bantayan ito, kapatid. Habang nakikita natin to, habang nababasa natin to, habang pinag-aral natin to, nakikita, baka maisip natin, mapansin natin nating sarili, tika, parang ganyan ako ah. No? At ako ay nagsasabi na ako ay anak ng Diyos, pero ganyan ako. No? No, di ako nawawalan ng excuse pagdating sa panabahan, ano, sa pagdalo ng mga gawain ng Panginoon Diyos, hindi ako nawawala ng excuse. Laging ang dami kong rason. Lagi akong pagod pag Linggo. Lagi kong daming dahilan. No? 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 Hindi maisipang magboluntaryo. Alam nyo, ito ang mga kapatid, sabihin ko ito. Hindi ako nagre-reklamo ha. Pero, halimbawa, yung ating district meeting, ano, district meeting natin. Of course alam ko naman na pero naiisip ko no pag ginawa yung district meeting sa church namin, no, district meeting ha, pupuntahan yung mga pastor. Gusto ko sana pupunta sa church kasi para makita nila yung tapos makita ko mga kapatiran ano na makita nila yung mga pastor ng district 2, no. Kaya lang naisip ko sino pupunta?
sino pupunta, sino magluluto, sino mag-aasikaso sa mga no, masyadong busy, masyadong maraming ginagawa, masyadong... Dali ko na lang sa restaurant ng mga pastor. No? Di ko alam kung napapangunahan kong simbahan or... No, sa susunod. No. ano bang pinag-aaralan natin? Ano? Papaalalahanan tayo ng Diyos. Ano? Baka di natin napapansin. No? Nasa atin itong mga quality na ito. No? So nasa ano tayo? Nasa pang-apat tayo. Ano? Blessed are the troublemakers. Yung kanina, yung nabanggit ko, ano, yung mga tao na hinihintay na ano na pwede namang may magawa sa simbahan, no? Hinihintay na sabihan, hinihintay na no, kahit Kristiyano na eh, nakikita pa natin mga gantong kalagayan sa puso natin, nakakalungkot naman, no? Panglima ay kahaluntulad halos noong pang-apat, mga pinagpala ano ng Diablo, sabi ng Diablo. Blessed are the complainers. Sabay-sabay basta mga kapatid. Blessed are the complainers. I'm all ears to them. Sabi ni Satanas, blessed are the complainers. Lagi ko silang pinapakinggan. Ano itong mga mareklamo ano, sa na Kristiyano? Ano? Mga mareklamo na Kristiyano? Lagi ko silang pinapakinggan. I am all ears to them. Sabi ni Satanas. Sige pa. Reklamo pa. And then, i-share mo yung reklamo mo sa mga kapatid mo, no? Para sila din, maglalabas din sila ng reklamo, ano? Makakapag-create tayo ng simbahang mapagreklamo. Satanas, no? At kayo ay mapagpapala ko ng todo-todo. Satanas. No? Lahat na lang nireklamo, no? No? Kapatid, dito sa church, maghanap tayo ng irereklamo natin, no? Number one natin, yung hagdan. Ako, ano ba yung hagdan na yan? Ano? Yung init, ano, yung oras ng pagsasimula, ano, sabi niya, alas 9 na, ano, yung praise and worship, ireklamo natin, ano, yung praise and worship, ano ba yan, sino ba nagpa-out na yun, ano, magkalap tayo ng lahat ng pupwede nating maireklamo, ano, nang tayo ay mapagpala ni Satanas. Share natin yung reklamo natin, ano, share natin yung reklamo sa mga kapatid natin. No? Ako tuwa-tuwa si Satanas sa atin. No? Ngayon, tingnan ano sa ating mga sarili ito. Baka di natin napapansin tayo na ito. No? Sa halip na pinagpala tayo ng Diyos, ano, nagmamanipula na pala ng buhay natin. Ano, bilang Kristiyano, kaya hindi tayo lumalago. No? Kaya tayo lumalago kasi ganito tayo touchy masyado. No? Lalago na sana, kaso nasaging konti, bagsak na naman. No? No, mag-uumpisa na naman siyang magpalago ng sarili. No? E nasagi ulit. Ano? O, bagsak na naman. No? Tapos daming reklamo, laging puro reklamo, no? Sa pagiging Kristiyano. Paalala, no, kapatid sa atin. Baka yung pagiging blessed natin, hindi blessedness galing sa ating dakilang Diyos. So, amin po. No? So, tuloy natin bukas yung pito. Ano kasi, 12 to eh. 6:43 na sa aking orasan. So, I pray, ano, na may natututunan pa rin, ano, o na-evaluate natin ating mga sarili. Baka, nandun pala tayo doon sa unang lima na yun. No? Sumurat humingi ng tawad sa Diyos. No? O baka naman yan, nagre-reklamo na kapag dami-dami na mag-share ni Pastor, yung patsiner. Kakahanap pa rin ang ire-reklamo. Atin, papaalalahanan tayo, baka akala natin eh, ang Diyos ang sinusunod natin. Ano? Number one, doon sa number one, kapatid, ano, tayo na nawalan ng dahilan. No? Para isang oras man lang, o isang araw man lang, humingi ng Diyos sa atin. Ano? Eh, pinagdadamot pa natin sa kanya. Sige po, tayo manalangin.